Bansang Iran ang pinaniniwalaang nasa likod ng mga labanan ngayon sa gitnang silangan. Mula sa pagsuporta nito sa Hamas na nasa Gaza Strip, Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Red Sea, isang layunin ng mga grupo ang pagwasak sa Israel. Nairita ito noong pinasabugan ng ISIS yung anibersaryo ni Sulaiman na halos 100 Iranians ang namatay. Bilang ganti, binomba ng Islamic Republic ang ilang base ng kaaway nito, ng Mossad sa Iraq at ng ISIS sa Syria. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang malaking pagkakamali ang pagpapasabog nito sa ikatlong target sa Pakistan, ang himpilan ng mabigat nitong kaaway. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Tuloy-tuloy na ngayon ang madugong labanan sa Middle East dahil lumantad na sa wakas ang nagsusulong sa mga proxy groups ng Hamas, Hezbollah at Houthi. Nagpakita na ng mukha ang Iran noong tatlong malalakas na pagsabog ang dumagundong sa magkakahiwalay na teritoryo ng Iraq sa Syria at ng Pakistan. Lunes ng gabi, 15 ng Enero, nagpalipad ng mga missiles at drones ang bansang Iran bilang ganti sa pagbomba sa kanila noong 3 ng Enero, kung saan halos 100 ang namatay. Umamin ng ISIS na sila ang may kagagawan sa pagbomba, kaya't dali-dali ang nagplano ang pamunuan kung paano sila maghihiganti. At ang resulta, 3 himpila ng kalaban ang binira. Pinasabog muna ng Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC ang himpila ng Mossad, ang spy group ng Israel na nasa bandang itaas ng Iraq. Malapit lang sa US Consulate sa siyudad ng Erbil, ang rehiyong halos mga Kurds ang naninirahan. Hating gabi pa lang, nang biglang ilang napakalakas na pagsabog ang narinig. Marami ang nagulat dahil walang ganitong nangyari sa kanilang lugar sa loob ng maraming dekada. Ayon sa Reuters, sinabi ng pamunuan sa Iran na ang pagbomba sa himpila ng Mossad ay isang paghihiganti sa ginawa ng mga Zionist na nasa Israel at marami pa raw itong kasunod. Ayon sa balita, sinabi ng pamunuan sa rehiyon na ito ay isang paglabag sa batas ng Iraq. Ang pagbomba gamit ng 11 missiles ay ikinagalit ng mga Kurds dahil sinabi sa Iran International na ang 4 na namatay ay pamilya ng isang multi-millionaire na ahente at kilalang miyembro ng kanilang komunidad. Pero walang binalitang may Israeling namatay dahil sa sarado noong gabing iyon ang gusali. Dahil dito, pinatawag ng Iraq ang kinatawan ng embahada ng Iran upang magpaliwanag. Bukod sa Iraq, binomba din ng Islamic Republic ang himpila ng ISIS sa Syria. Ayon sa Business Insider, na 4 na ballistic missiles ang pinalipad ng IRGC sa bandang itaas ng Syria upang pasabugin ang mga base ng mga Sunni Muslim na Islamic State sa probinsya ng Idlib. Pero hindi matiyak kung may mga namatay. Matapos ang pagtira sa Syria, kinagabihan ng Martes, 16 ng Enero, ilang malakas na pagsabog ang humugong sa rehiyon naman ng Balochistan. Inulat ito sa Times of India na tinira nga ng Iran ang base ng mga militanteng Sunni sa Pakistan. Ayon sa ulat, napasabog ang 2 himpilan pero katulad ng sa Iraq at Syria, walang inulat na may napatay na kalaban. Pero 2 bata ang nadamay sa pag-atake. Inulat sa AP News na pinatawag ng Pakistan ang kinatawan ng embahada ng Iran. Ayon sa ulat, ang pagbomba ay isang blatant violation o lantarang paglabas sa batas hinggil sa soberenya ng Pakistan. Sa madaling sabi, mahigpit na pinagbabawal ang magpasabog sa ibang bansa. Houthi rebels have forced shipping companies to divert their routes with the U.S. warning the continued disruption will lead to higher consumer prices across the globe. Ang probinsya ng Balochistan ay ang pinakamalaking rehiyon sa Pakistan na may halos 7 milyong populasyon. Ayon sa pamunuan,
Ang pag-atake sa kanilang bansa ay hindi lamang blatant, isa rin itong unprovoked violation o walang kadahilanan. Pero hindi ang pagbomba talaga ang problema dito. Subalit, kung sino ang binomba? Sino nga ba ang inatake ng Iran? May mga nagsasabi na ang pag-atake doon ay isang napakalaking pagkakamali dahil sa ang tinira ng Iran ay grupong dati na nilang kaaway. Ang balita ng supporter ng Hamas na Hindustan Time nang tinarget ng Iran sa Pakistan ay ang kinatatakutang grupo na tinatawag na Jaish al-Adil o sa Tagalog, mga sundalo ng katarungan. Ano ang Jaish al-Adil? May mga nagsasabi na ang pag-atake sa armadong grupo ng Army of Justice o mga sundalo ng katarungan ay hindi biro dahil sa tila ba naghahanap pa ng ibang makakalaban ng Iran imbis na maghanap ito ng mga kakampi. Ang pahayag sa Indian Express ng Jaish al-Adil ay grupo ng teroristang Sunni Muslim na nakabase sa Pakistan. Ayon sa press release ng bansa, nagpahayag ito ng matinding pagkundemna sa ginawa ng Iran. Siyempre nga naman, hindi naman sila kasali sa gulo, bakit sila idadamay at may civilian pang napatay. At hindi raw ito acceptable o katanggap-tanggap. Bukod dyan, hindi ito maganda dahil sa kasalukuyan nagkakainitan sa teritoryo ang Pakistan at ang India. Marami ang nagtatanong kung ano ba ang teroristang Jaish al-Adil. Ang grupo ay ang tinaguri ang tagapagtanggol ng Asli Balochistan. Base sa pahayag ng Counter-Terrorism Guide, na binuo ang unang grupo ng militanteng Sunni Muslims noong taong 2002 at kinilala bilang People's Resistance of Iran. Hanggang 2012, tinanggap nito ang pangalang Army of Justice dahil sa ipinaglalaban nito ang katarungan ng mga tao sa Baluch laban sa pang-api ng Iran. Ang grupo ang pasimuno sa ilang pagbomba sa mga gusali sa ibaba lang ng bansa, pati pagkidnap sa mga politiko at sa mga pulis na nagbabantay sa border ng Iran. Ito rin ang may pakana sa mga pag-ambush, assassination at suicide bombings. Noong taong 2019, gumamit ng suicide bomber ang Jaish al-Adil na pumatay sa 27 sundalo ng Iran Paramilitary Revolutionary Guards. Tapos binalita din sa Al Jazeera na noong buwan ng Abril taong 2023, 4 na sundalo ng Iran ang napatay malapit sa border. Tapos sa sumunod na buwan ng Mayo, 6 naman na gwardiya ang napatay ng grupo. Ang balita sa WeU News na sa simula pa lang ng bagong taong 2024, 11 pulis ng Iran ang pinatay ng grupo. Hindi lamang iyan, ang pahayag sa Iran International na noong 16 ng Enero, sinabi ng samahan na pinatay nilang isang commander ng Iran Revolutionary Guard. Kaya marami ang nagsasabi na ang pagbomba ng Iran sa base ng teroristang Jaish al-Adil ay isang malaking pagkakamali. Kung may puot na kinukupkop ang grupo noon laban sa Islamic Republic na Shia ng Iran, mas lalo na itong nanggagalaiti. Ilan pa sa mga dahilan ay di umano may ugnay ang grupo sa Saudi Arabia bilang mga Muslim na Sunni. Ang binomba nila sa Syria ng mga radical Islamic State ay mga Sunni din. Sa madaling salita, imbis na kaibiganin ng Iran ang kanilang mga kapitbahay upang maprotektahan sila laban sa Israel at sa mga taga-kanluran, lalo pa nitong ginagalit ang mga bansang malapit sa kanila. Mga bansang kinikilalang tahanan ng mga kinatatakutang terorista. Kung pamilyar ka sa strategiyang pangmilitar, malaking tulong sa labanan ang pagkakaroon ng alyansa. Katulad ng alyansa ng NATO sa Europa, alyansa ng Russia laban sa Ukraine, at alyansa ng Amerika at Britanya at iba pa sa Red Sea. Ang pagtutulungan ng ilang pangkat ay nakalalamang kung mayroong digmaan. Sa kabilang banda naman, mayroon ding tinatawag na Axis of Resistance ang Iran, kasama rito ang Hamas, Hezbollah at Houthi, na mahalaga sa pagpapatupad ng kanilang layunin na burahin ang Estado ng Israel. Pero ang pagbomba ng Iran sa Pakistan ay maaaring maging mitya ng isang alyansa ng mga kinatatakutang terorista. Mantsakin mo
alyansa ng mga teroristang Sunni Muslim laban sa alyansa ng Islamic Republic ng Iran. Anong aral ang mapupulot dito? Ang paghihiganti ng Iran ay tila hindi gaano pinag-isipan ng mabuti dahil bukod sa hindi nito napatay ang mga kalaban sa Iraq, Syria at Pakistan sa matinding pagbomba, pagkusay, mga sibilyan ng aksidenteng nadamay, magkakaroon talaga ng hinanakit sa kanila ang mga bansang hindi kasali sa digmaan. At ang mas masaklap dito ay tila ba gustong galitin pa ang mga teroristang dati na nilang kaaway. Mga teroristang baka magbuo ng matinding alyansa na kahit mga taga-kanluran ay ayaw kalabanin. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.